Good morning, good morning, good morning! Welcome sa itong programa, ang Hatuo sang IPTO. By the way, sa kanan sa aming provincial director, si Police Colonel Gilbert Guerrero, kami ang inyong mga maambong na Ilocos Cops Police Senior Master Sergeant Francisco Ridio Jr. Kagako naman si Police Lieutenant Maria Peonite. Araw kina sa adlaw ng Miyerkules, tuwa-tuwa nga adlaw sa simana, Hunyo 23, 2021. Yes, ako pagkatanong sa inyo, update sa sining mga accomplishments natin sa nagigay ng mga inadlaw. Especially yesterday, ako sa tingin, nagkarakasak naman, no? Nagkarakasak ang accomplishments na ginadulong sa atin sa mga kapulisan. And of course, doon naman ang ating mga advisories. Pagkabi sa ating pag-away sa sining hindi nato makita ng kontra, pero grabe ang iyang dalasak sa pila natin ka mga lugar din sa Pilipinas, kaya din sa probinsya sa Iloilo. At the same time, ano pala ang mga aktibidades, ano pala ang mga updates sa programa sa mga Iloilo Police Provincial Office nga may kantanan sa pagpatuman natin sa kalinong kagatawayan dere sa probinsya sa Iloilo. Yan, mapipin kahapon, I'm very excited because for the first time, first day ko kahapon na mag-meet up sa mga field trainees naging augment dere sa Iloilo Police Provincial Office. I will be serving as a field training officer sa Monday ka mga pag-ohanon, mga pagito ng mga kapulisan, kaga excited ako din mapipin. Kaya hey, siyempre kahapon nagpatigaw yung makita sa atong red teaming o inspection dito sa atong na, ano na to? 4th District, mga kapanwahanan na to. Sa atong matumalan na ako sa kapikat balita, very important niya ang red teaming operation sa Iloilo Police Provincial Office. Kaya hindi rin ma-remind ang ating mga chief of police, ang ating mga personnel, saan dapat nila obrahon, samtang aras sila sa mga police station, aras sila sa ating mga border control checkpoint, na padayon na din na-establish sa kamanuhanan sa probinsya sa Iloilo. So, shout out ano natin si Britt Hill from Virginia, USA. Sir, thank you so much for watching. Please don't forget to share our live to Noel Dolorosa Dimas. Lina, excuse me. Good morning, ma'am. Watching from Balasan. Sir, thank you so much for watching. Kaya of course, pagkatutok na inawal, no? On board na ang pila natin ka mga police stations, kagabay pa ng iba natin mga Police Community Affairs Development Section PNCOs dala sa mga kuretetris natin ka mga police station. Kaya of course, iba natin ka mobile forces companies. Ready-ready na para mag-share sa ating mga videos din eh. Because mapingping, it's always our goal nga ating ining kapikat balita makalampot sa bilog nga probinsya sa Iloilo. Hindi lang sa probinsya sa Iloilo. Sa bilog nga kalibutan. Sa bilog na kalibutan. And we were thankful sa support sa atong nga Police Brigadier General Harris Pama dala sa DPCR sa Camp Krami. Kaya of course, mampingping, damo-damo ka sa Camp Krami ang nagatantaw sa kapikat balita. Wow! Thank you so much po sa patuloy na panunood ninyo ng ating programa. Siyempre, aliman si Luciano Abilar, nag-remind sir na good morning mga idol, stay safe, take vitamin D, C, and zinc contra COVID. Wow, thank you so much. Sir Luciano Abilar, thank you. Of course, kay Tatay Joe Tutanis dira sa Kagbangoton, kay Sir kay Mr. Chris Tutanis dira, no? Good luck sa pag-check-up sa si Tatay Joe. So, we hope nga okay ang results sa check-up ni Tatay Joe. And of course, sa ating mga big fan dira sa Pavia, pinapunahan ni Ma'am Jenny Ong, dira sa Ligales, kay Mama Susan, no? Take care of yourselves. Of course, ang pamilya ko dira sa Zaraga, take care of yourself always. Kagakong dira na may na-plus kapag ako ng apo, kagakong course ang akong napayaw dira sa San Miguel, we will survive. Na na-quarantine sila for the past week na, and we're hoping for a negative result sa next day na lang ang PCR test. Yes. Okay, siyempre, dira kay PSMS Kirate Samharo. Thank you so much for watching. Grabe naman ang Haro, very popular, especially na isa kamembro dira sa Haro, si Police Executive Master Sergeant Penguela, ang indayaw kid sa ato GPNP. Sa inisiyatibo, but just imagine, police officer nagadala sa Biblia to really uplift the moral and the spiritual well-being sa ato mapumuloyo. Sir Penguela, halina una, bata ko sa servisyo, ina-admire mo lang siya sa iyang
hikot para sa pamuloy mong inting admirable because na natin makita niya ang kapulisan hindi kaya huon niya panako panglagay sa mga wanted person pangadakop sa mga illegalista dira pero may mga kapulisan na kita yan at the other side of our uniform inalagaobrasa na mga bagay na mapanapit ang mga pumuloy sa ilabis mo nga mga kapulisan. Good luck and good job kid Sir Penuela. Good job. Nakaka of course, madamo mga mga sa isang career. Umpisa na natin siguro yung mga balita na aming dala sa atong mga police station kahapon. No? Kaga sa subong, ako lang sa ribo natin sa pumangpiming busy din because kadamo yun sa mga accomplishment na kina-deliver atong mga kapulisan nga aman. Yes. Because today, gaspart na ang Biraya Simbahan! Alright, sa aking pangunahan din ha, sa Miyagaw MPS, Joint Operation inisyat ang ato niya PDEU, isang kabaybas operation ang ipatigayon kahapon na adlaw, mga alauna kahapon, sabihin, natakpan ini si sa Sulweta Avenue, Barangay Bulhog, Miyagaw, ining si June Macnel Hakit Ibinga. Inisya may, na, ano ni siya, nakabaligyaan sa puso buyer naton, sining Mariwana. Nabaligyan? Oo. Ay, nabaglan. Ay, ni suspitsado, nagabaligya, ini siya, sa Mariwana. Okay. Mm-hmm. So, medyo mahal na subukan siya buko, no, sa ato niya, sa strip market, ma'am. So, subunga, resort sila sa medyo barato-barato, ang Mariwana. But again, sa ato mga pumuluyo, please don't be tempted sa pag-take sa sining Mariwana because, again, it's illegal. Against our law, isama mo sa mga abigidades, ginatutukan sa ato mga drug enforcement unit personnel. Yes. Kaya dayawin natin ang badyangan ng PS sa pagdakop nila sa ilan na top 5 most wanted person nga si Virgil Carnay, Puente City Anyos, kada ini siya kasado nga residente sa Sitio Dabilog, Barangay Tagok, Kabakalan City, Negros Occidental. Dayan takop sa dito na takop sa Negros Occidental, just imagine. Ini siya may kaso nga homicide kada may 40,000 pesos. Kapiyansa, ang nagkumita sa korte para sa iyong temporaryo na kahit congratulations sa aton Badyangan Municipal Police Station. Pagkasundan din sa pututan MPS, kung sa din nakadakot sila sa way na nagbayular sa Provincial Ordinance 2017-145, amo ining illegal quarry, bala? Nadakpan ining si Rudy Yerd, karami sa niyang alam ba? Rudy Yerd Shane Suarez Ibilien, 28 anos ang edad. Kasado ini siya nga taga Barangay Kabilwanyo, Lucena, Iloilo. Wow. So congratulations sa pututan ng PS naton kag syempre kaupod ining task force overloading naton sa provincial capital. Yes, congratulations man sa kabatuan PNP sa inyong pagkadakop sa duwa ka wanted person nga may kaso nga frustrated homicide kag isa-isa sila may ara nga 200,000 pesos nga ginarekomenda ang korte para sa yung temporary na kailuwayan. Kung ang congratulations gid sa ato dira nga Chief of Police, Police Major Nestor Asibuche. No, kag of course kag ini pagkadakot ninyo sa duwa nga ini nga si Ruel De Serra, 46 anyos, kag si Samson De Serra, 63 anyos, nga mga residente sa Barangay Ines, Patag, Kabatuan, Ilo. So sa bahay naman sa San Miguel MPS, congratulations sa pagpanguna ni Lieutenant Rene Mercado kay kahapon na aktuhan ni nila sir nga nakadakop ini sila sa nagatong it. Anong dito personalidad ang ilang anadakpan? May nindwa ka lang isa? Laban-laban, duwa ko niya. So, amo ini si Nobel Salim, 31 anos ang edad, si Glenda Penas, huwag mga babae. Ini si Gregorio Solina, si Luleta Rosal, si Sheila May Salim, at si Julie Penas. Ini sa lantanan, taga San Miguel. So, amo siguro hindi niya klaro, hindi niya siya po niya, di, nga, ano lang, maglingaw-lingaw lang. Pasugal na rin ilegal na pasugal ni kay anong kabilo ng takpan kag duha ka lang sa ini ang ilang ini set up kag klaro nga ila intention ang mubiga ang magsugal. No, congratulations sa ato nga San Miguel EPS especially nga dasa niya area ma'am medyo taas man ang numero sa COVID eh. So kani sa ato mga pumulit sa San Miguel padayon ka mo sa paghatag information sa ato mga kapulisan nila no na kung may lamin nagatumpok-tumpok ang mga tao kay again
Hapon siya ay na-consider sa ato ng provincial governor, Arthur Defensor Jr. nga ginatawag na spreader activity. So, ganit dapat kamo mismo magambulig sa itong kapulisan, agud ma-monitor at matakpan ining mga nagatumpok-tumpok sa pag-ubra sa illegal na pagkakal. Yes. So, sundan naman ina sa San Joaquin in PS sa pag-aristo sa isa ko wanted person sa sarang grave oral defamation, ang mainis siyang si Eden Siasol is Yakor, 53 anos ang edad, nga taga Barangay Dugo, San Joaquin, Iloilo. Ini siya may 6,000 pesos para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Ini siya subong pag-turn over sa Court of Origin. So, yes. Congratulations. Kaya kamatuan, ikatatlo nila nga nadakpan ng wanted person kahapon, ako ni si Winifredo Alde, si Sitay Utso Anios, at may kaso ini siya nga attempted homicide, no? Attempted murder. Kaya si 290 pesos ang piyansa na dinarekomenda sa korte para sa temporaryo mga kahilwayan sa sining suspetsado, no? Tatlo kabilog, takbang sa kamatuan kahapon, one day pa ang isa na kandaw. Tatlo kabilog, congratulations sa ating kamatuan in PS sa pagpanguna ni Police Major Santi Mendoza. And of course, kaupot na sa iya ng mga mapagros ng mga police and probation officers nila para sa pag-implement sa sining warrant of arrest. Yes, siyempre sa dugang na balita sa San Joaquin PS, isa naman ka unlicensed firearm ang gin-surrender. Isa ni siya kakalibre 45 ang gin-turnover nila sa atong San Joaquin PS. Sa liwat, kami nagpasalamat sa inyong padayon na suporta sining aton nga na ginapatigay ng tokamon na ginadilian ng kusin. Thank you so much. Kaya namin, no, kahit pala yun, ang pag-sabat sa ating mapuluyo sa sining atong kakausa ay upladok ang naton nga ang tinutuyo sini nga ma-reduce man ang kriminalidad gamit ini mga loose firearms, no? Sa ating mapuluyo, sa ating matumalataw, sa kapitang balita, it has been in our records that many of the incidents ng shooting sa iba pang mga criminality na ini, hindi na pagpangawat, ginagamit sa mga suspensado ang armas lutan na wala sa lisensya. Gani, palihog, optin nyo kami sa sinyang kampanya o plan, tikal, tokam, puta, armas lutan. Encourage nyo yung mga kapamilya, encourage nyo yung mga abyan, inyong mga kasimaryo na isurrender in ang mga loose firearms na arap pagyakon sa ilang kinuktan, no? Sa ilang posisyon. Because continue man ang information gathering sa ating mga kapulisan at good nga maka-apply sa sechuaran sa sining mga mayara na, especially ining na previously registered na firearms, we have the database and our personnel, our intelligence personnel are just waiting for or just getting enough information para ma-apply ka mo sa sechuaran. So, sa itong papadayon ang Saraga NPS, may arap naman sila liwat na nadakpan. Sinang illegal quarry yung tinatawag natin, pagbayular sa Provincial Ordinance Number 2007-145, ining nadakpan ang duha ka persona na si Kenny Consular Catechist na 34 anos ang edad, kag si John Roberto Otero I. Cofreros, 40 anos ang edad, ini sila taga-barangay Agdahon, Pasig City. Abangay, Haniway, Iloilo. Abangay. 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 Sa Haniway, Iloilo. So, congratulations nila, diwat, sa atong nga top na nag-delivery sa illegal quarry. Congratulations sa Saraga MP. Kay Police Captain Arnab, kag of course, kay Police Lieutenant Senieres, no? Mabakas kid, kag I'm very happy being a Saraganhon, na you are performing so well, your function dira, kag agad ka ang Saraga maging kilala, man nga law-abiding citizen dira. Kag hindi kita magiging lugar sa mga wanted persons, hindi kita magiging alagyan sa sinyong mga violators sa provincial ordinance, kami naman doon sa ato nga local government. Congratulations kid, kag na paday ako kid na I am Saraga. So, sa dugang na balita sa San Joaquin PS, isa pagid kawating person na nadakpan sa Salaha Qualified Trespass to Dwelling. Ang may isa si Rodrigo Sandig I. Diego, 52 anos ang edad, ng taga-barangay Mayunok, San Joaquin, Iloilo. Ini siya may 12,000 nga bail recommended. So, congratulations niwa sa akin classmate nila
kay Police Lieutenant Estacio. Well, congratulations, Estacio Personnel mo dyan. Kadami kayo mga matao pa natin mga officialis, kaga tamangang resibo, mainit ang dugo. No? Sa atong mamumuloyo, we have to take advantage sa sininga tinion ba lang ang ating mga chief of police very young, kaga very aggressive, kawiling hindi ang mag-accomplish, ka mag-deliver sa ilang respective ng mga assignments. No? Again, sa ating mga young officers, salaw ba ako sa inyo? So, ato na nai-acknowledge si Fede Maylay David Boso watching. Good morning mo sa inyo langga. At si King Queen Iskura, siyempre watching. Thank you so much, pamatian mo da ang mga accomplishments ng ating mga ilang kofans. Amazing, because from time to time, we will receive feedback regarding sa mga nag-tutok sa ating kapikat balita. Kaga, we thank you so much. And you are our inspiration to keep this program na magdadala sa inyo sa mga latest information regarding sa accomplishment at program sa Iloilo Police Provincial Office. Yes. Sa ating mga padayon, i-congratulate naman natin ang Manila MPS kahit kahapon nakadakop sila sa top 9 most wanted nila sa municipal level. Ang may using ni Raymond Kasumpang Iposadas. Inisya subong may 200,000 na bail recommended sa Salang ang first treated murder. So, once again, congratulations sa personnel nila sa Anilaw MPS. Ina-look forward to Masumbong ya while we are reading this particular news, ma'am. I'm waiting for Barota Nuevo MPS. Makasud-asud naman ang accomplishment ni Ma'am Idol, Ma'am Rowena. Okay. Yes, in the past 3 months, ining Barota Nuevo are performing, especially sa, top performing, I mean, sa sining wanted person na itong accomplishments, no? And, wala pa manatapos ang bilang na si Pana. We are still on the third day, I mean. Kaga, sigurado ako mga bawi ni Pinaludo ng isang Balotak Nuevo ang ilang mga information regarding sa mga wanted person dala sa ilang lugar, no? Kaga, nanotis ko nining Balotak Nuevo, ma'am, babae na ito ng chief of police, nga wala yan nagkakuon niya nagkalimit na sa iya na area responsibility, nag-coordinate sa iba na police station, sa iba na municipalidad, agad nga malocate hindi mga wanted person sa ilang panwa na nagpalagyo na para ilang mga dapat na. So, looking forward for that. And again, ginagalap pa namon gate, no, ang ining mga padayon na pag-deliver sa ato ng mga kapulisan. Kaga, the other day, good news sa Iloilo Police Provincial Office because may 542 ka mga bag-o ng mga kapulisan that graduate sa Police Basic Recruit Course nga ganyan na allocate day. Distribute sa 7 ka mga kabaluhanan sa probinsya sa Iloilo. Kaga, while they are undergoing the field training program, 6 months siya before sila ma-permanent sa status nila, nakunan nila ba na muli mag-impin sa aton niya police presence sa sining kabanuhanan. We have 25 sa Uton, we have 16 sa Mianao, 17 sa Dumangas, Calido 21, Pututan 20, Hanyuay Sog, Sogal Pasig City 25. Yes, sa sulod sa anong kabulan, hindi sila mag-learn about sa patrolling, traffic investigation. 3 basic police functions ang ilang matatunan, but at the same time, they are also hope to help to augment ang personal sa ating mga police station, especially na dadako sa sinong station natin, ma'am, ang affected ang ilang duty because of the COVID checkpoint kani or ating border checkpoint, no? So while we intend to comply with the curriculum sa 6 months period, we will try our best kani ating mga sinto ko rin ng dos ng mga magawa ng police maka-best man from time to time makabibulin, no? Kaga again padayon na atong nga panugdom sa ating mga pumuluyo na ang liquor ban padayon sa Gyapon until ina siya sa Hunyo 30. Kaya at the same time, ang ining EO nito nga gina-suspend na temporaryo ang mga tourism facilities at recreational establishments. No? So, bawal-bawalan na yung magkato sa mga beaches together with groups. No? Pero I think kung napit na rin sa dagat, pwede man niya ginalimit yung paligo ka mo. Hindi lang mo magtumpok-tumpok. Hindi lang mo magtumpok-tumpok. Kung miskan mo ay kamuha paligo, kung nag-istorya, ay kamuha mag-distansya ng Gyapon. Tuktok lang sa face mask. Yes, I do believe ka ang dagat, ka-healthy siya na magiging practice sa itong mapaligo kung ito tayo ng painit because according guys, sa mga experts, ang inet is a big help para malikawan natin na ma-contaminate sa COVID-19. Yes, so, at syempre, sa liwat, na-remind natin, according sa National IATF nato, ng atong province of Iloilo, umpisa sa Hunyo 14, this is nag-paidalong hasta na siya
kutob na sa Hunyo 30 na paidalon sa MECQ. Kung sa diin, siyempre ang atong na curfew from 10 p.m. to 4 a.m. Siyempre ang travel pass magihapon nato, ala na siya. Sa liwat, ginapatimaan na lang kung hindi na nagagamit sa mga fake ng mga travel pass, please lang. Travel pass, please lang. Fake or, doon ang dito na eh, ay may nagamit na fake or may nagamit sa natawag na expired pala na. Masasato mga pumuluyo kasi hindi makamu-aware na inyong mga travel pass na may expiration date. For example, kung nag-issue na sa inyong mga barangay, usually yan nga effectively is na one day lang. So don't attempt or basta check with me ang date of issue once and date of effectivity. Nagahatid na sa mando ang ating provincial director, si Police Colonel Gilbert Curero, na i-check it strictly sa mga checkpoint areas naton ini yung mga date of issuance ng travel passes. Yes. Okay. Abagay sa ating provincial director, bahala na medyo mag-traffic. Mag-raise ang traffic sa border control checkpoint. But we have to be meticulous as regards to checking this document. Eh, otherwise, useless ini na pahiwap yung patuman natin nga. Control border, border control checkpoint. Kaya sa itong mapumuluyo, medyo pasensya lang kita. Habahabaan lang ang pasensya. Chill lang. Yeah, chill lang. Okay, we are just doing our job. Ang atong mga partners nila, ang mga force multipliers kahapon, no? Sa atong paglibot, miskan hapon na, gabi na, they are serving with a smile ng hihapon. Doon nakakabilib ba? Ngayon na sila kung hundo natin, wala ni sila sa ginabatong regular na sweldo. Kung mga maraming lang, yes. Wala sila hazard pay. Ano lang, nang... Pasalamat. Ang mere snack, ang mere na pagkakon nila, nila pasalamatan nila kay... Halata mong gidi ang tao ang gusto magservisyo sa publiko. Yes. Halata mong gidi ang mga nagalit sa ako. Because they're serving with a smile. They're serving with a smile. Kasi sa ating mga... Mabilib. Siguro mabigbing ang panawagan tamani sa ating mga motorista pala. Basta magkakapit ka mo or basta may sugar ka muda ang mga kape sa inyo pala yung malay. Basta katikad ka, ano, kaga sugar or kalamay, no? Pwede nyo rin i-drop ina sa ating mga border control checkpoint para na maka... Well, minimum, one na natin tayo ang mga force multipliers, mga support groups natin, atong mga barangay tanod, atong mga barangay officials, nga nagabuluntaryo, kaya nagaservisyo para sa atong komunidad. You know what? This little help, no, really would inspire them to really sustain ini atong control checkpoint ini natin sa November, June 30, no? Kabunda nila magbantay, kainit, kung sa ulunan pa sila. But again, if you can makatulong ito sa ila, sa isa-isa ilang kukos, ilong ang kutos na pinakapay ng pimpin. Yes. No? Ugoy-ugoy na i-sita nila sa ilas kape. I think they will be enjoying while waiting for the motorist to pass by kada pa-check man. Okay. Yeah. Speaking of, si Renz Florendo Salcido, ambayang good morning, ma'am and sir. Have a nice day to all PNP in Iloilo City. Pa-shoutout ako sa Tropa Solid No. 1, KIF, ako organization nga aras sa Pabia na nagabulig sa atong PNP sa border checkpoint. Kasi sa 5th District Sala Chapter, Solid No. 1, ang KIF yakon ako nga nagabantay git sa border natong. Thank you so much. Thank you man sa tropa kag sa God bless sa inyo tanan under sa supervision ni Police Major Jose Nemias Pamplona, Sansara Station Commander. Kay syempre, hanggang 101, good morning watching from San Rafael. Pag-ari na ang atong dimension kagina. Saludo kay kami at nag-aaro si Joseph Pinel Tirante. Hanggang niya, good morning, good morning, good morning. Yes. Tapos ako, di kita sa border control, kag sa office. Keep safe, guys. God bless. God bless na sa imo idol, ha? Yes, kasi sa itong mga kapulisan nila, very important gig. Nga, ano, nga, magiging strong ang ating immunity para makumpay naton ang atong duty para sa publiko, no? Kani magpakalaga mag-maintenance sa mga vitamins, vitamin D, vitamin C, at vitamin zinc. Oo. Sa vitamin D nyo, katuwayo na si Mama Badibeya dali sa Pamo na damo na siya sa referral sa inyo regarding sa vitamin D. Yes, oo. Ngayon, thankful kita mami sa ka-organization, ano, Global Light for Peace, nag-virtual team. Naghahatan sila sa aton sa nga... Sadio Ascorbate! Oo, naghahatan sila sa aton sa painting kapakses sa sining Ascorbate. At ito niya, hinahatap kami sila din na ano ma? Ano siya? Yes, another vitamins, multivitamins na siya. Kaya, grabe naman, may hinahatap sila doon.
Oh, wow. Thank you so much, kids. Ang muna sila ang mga tao nga natin pasalamatan. Hindi sila may mga sobra. Sa ilang organization, kita sa organization nila, wala sila gadalog ma-share. Kaya hindi ang ilang aging donate sa aton, ipag-distribute man hindi natin sa aton nga mga Ilonggo. Para makaservisyo, yes. Kaya sa mga frontliners natin, direct partners natin, para makaservisyo man sa inyo sa ating chapter. Yes, instruction sa ating provincial director, Nicholas Kenel Galbert Guerrero, na ini mga vitamina, ihatag isa sa mga nagabantay sa ating nga, no? Border control. Para ma-pamaw, makabulig-bulig ba yung makutitanin niya kagalingon against sa sinin COVID-19 na padayon sa paglas-las sa provincia sa Iloilo, no? And we're hoping that matapos sa inyo nga itong pandemya because we... Na-miss ko naman ang tanaw sini. At na-miss ko man nga magkakaon kami sa labas. Na-miss ko man nga inagawa ang bata. Kaya ang bata, below 18 years old. So, strictly, hindi ka pwede makagawa sa palay. Kahit the only window niya sa mundo ng world is a social media. But again, laing niya, abing magkulang kapataan natin, na-expose man nila. Na-miss naman nila ilang classmates. So, kung manatari na doon, manis sa duty ko ang akong anak, no? Galing kayo mo na, sir, minor pa lang kasi. Kasi hindi but sila mo ang mga police kami exempted na kami, no? Ang muna galing ka sa akong pagpauli, nag-secure din ako yung travel pass to show na miss ka police ako. Hindi lang na yan, the mere ID, pwede na, no? Dapat, kag ako na lang yan, din ako yan, kung ina- check. Oo, kung gina-check ako, pa-snapping nga eh, di ba? Yes. And of course, sa ating mga young professionals nila, take advantage of this lockdown or yung mga quarantine nga ini because sa July 31, kasi August, October 23, may ara na PNP Entrance Examination ang Nagolcom, ha? So kung base gusto niya mag-pulis, kanami ba naman mag-pulis, no? The Philippine National Police is a good opportunity to serve the country. Yeah. Mamatatag siguro na may arat pipila ka mga abadon sa amon nga organisasyon. Para sa santuan na amon balaka, bago nga paglito ng pulis, no? Nga nalakpan niya nag-inom, no? So, pero again, the Philippine National Police itself is a beautiful organization that provides us the opportunity to progress personally and professionally, no? So, if you want to join us, regardless of your course, basta 4 years ka mo nga graduate or 4 years eligible ka mo. Kung hindi ka mo eligible, bantay ka mo sa PNP entrance exams on July 31, October 23 para nga ko amo sa eligibility to join the Philippine National Police. At of course, sa ato man na in-service personnel para dumadagat mo kita sa duty na incentive. No? Sa ato na pag-servisyo, may arap kita yung mga promotion at examination. Sa ato ba mga police staff sergeant, sa ating mga corporal dira, na wala pa sa eligibility for senior PNCOs, please take time to review kahit magbasa-basa pag sa ibos para sa August 1 at October 24 kung hindi na kamo kakuha sa entrance examinations. Again, visit lang ang website sa Napolcom for additional instructions kahit kung saan ko bala mag-open ang pag online registration. So, please, take advantage of this opportunity in yung quarantine natin na makatuon ka mo mayo. Ang technical na kung ta-permit sa mga examinations na ini, wala ka-alikwa exam. Pero, madami po yan sa mga ginakuha ng mga entrance exam before sa mga ubra, na always ko nag-attack. Why? Na-notice na ako nag-buha na lang exam, even yun sa mga entrance examination ini, mga basic mathematical equations. General information. Pag-compute sa age, pag-compute sa distance, some speed, very basic. English and grammar, of course, no? So, from time to time, check also the website sa Google for grammar rules para the moment you get the entrance examinations, may mga handy tools na kamo, kag mga kapital na kamo para ma-ace ninyo or ma-champion ninyo in yung mga examinations nga din, yes, no? Yes, kahit the moment ka makapasa na kamo, eligible na kamo, may eligibility na kamo, yes. Pwede na kamo kasunod ka apply sa atong nga PNP. Kay kasi subong, under sa Republic of 11549, ginubuan na ang height requirements. Hindi lang sa PNP, sa BFP, BGMP, sa Bucor naton. Ang dati nga 5'2 para sa babae, pwede ka na kung 5 flat ka, pwede ka na ka-apply. Ang dati nga 5'4 sa lalaki, subong 5'2, pwede ka na ka-apply. Of course, klaro na nato na, height lang niya ang lower. Yes. Pero of course, as regards to competency, these uniform services are still looking for the best and the brightest. Hindi lang best and the brightest, dapat values-oriented. Yeah. Dapat disiplinado. Dapat self-motivated. Pero
hindi pala machine. Meaning, kung ikaw aling sa servisyo, dapat you have, ginatawag na ito nga, resourcefulness, may initiative ikaw. Because our government service, our PNP organization is looking for excellence-driven individual. No? Kaya kung ikaw nga, you belong. Oh. No? So, 84-year courses, any four-year course, kung may eligibility na, nag-graduate ka cum laude, summa cum laude, magna cum laude, wow, very good. You could be that person in nakita sa Philippine National Police. If you are skilled, special skilled, ICT, or you are skilled man sa pinatawag natin nga iba niya areas, namin ka mag-painting, namin ka mag-music, I think this, these are the skills and talents na ginapalitan din sa Philippine National Police. Importante na pag siguro mga manami nga na abilidad to relate with the community. I think our Philippine National Police is president of Mr. Pinuela at Lazaro, no? Ka dala sa Bibliya, ka talk sa nga Word of God. Just imagine, that's the only way na makita mo sa pamuluyo natin yung behind this uniform, there are beautiful things that we can do. No, hindi na yung mga lagas. Mga tabala kong dispense pala. Oh, I wish, ma'am, niya nga ang PNP. Why na yan yung panglagas ang wanted person? Eh, wala na yung wanted person. Why na tasang worry about sa mga criminality? Because kanya ang mga tao natin, law-abiding, permanent. So, kung wala natrabaho, then we can do other job. Yes. Siguro, ang mga natutok natin siguro sa pagkalanong kahoy, di ba? Pag-panindyo natin sa ating magdalanon, yan, dapat natin mag-draw na, no? Kasi sa mga pandemya, we hope that our roads, our places are clean, especially ng ating nga provincial government, may ating tawag nga limpyo, limpyudanan, yung mga namin sa COVID, sa programa sa ating nga provincial governor, kag-inisyaan doon sa iyong Cruising Surf Iloilo, mga namin. So dapat na pag-clean up sa ating madala nun, pag-clean up sa surrounding, should be our regular job. Speaking of, kung ginambal mo ka, ginamangan mo, tabal akong pusin. Hambal ni Joseph Carante, congratulations, boss idol. No? Congrats ka, no? Kay ni Sir Francisco Lendero, ang akong partner for winning the best senior PNC open administration. Yeah. For national na niya siya. Well, thank you so much. But of course, we also congratulate our other entries. No? Of course, our provincial director, si Luis Canel Gilbert Durero, tatlo ka major awards ang nasong kesa ato na pinalagang ago ng director, di ba? Siya ang best senior PCO for operations. Siya ang best senior PCO for PCR. Siya pa rin ang best or outstanding or special awarding senior PCO for COVID response. Kaya I tell you, sa ating mga pumuluyo, sa ating tumalanaw, especially sa ating mga local government chief executives, all these accomplishments sa Iloilo Police Provincial Office, tungkol ina sa inyo ang suporta. Ining ma-update, kagman namin nga respondi sa ating nga Iloilo Police Provincial Office sa inyong mga Ilonggo Cops sa COVID nga issues, are because you're also very supportive of us. Now, of course, pito kaminog ang award sa Iloilo Police Provincial Office for the Police Service Anniversary. Ang apat kaminog ka awards ang nasugit sa Iloilo Police Provincial Office para sa Police Committee Relations Month. And just get it in your time. And wish I did that. Kung basket Pence Pinuela. Yes. Ako na guys, kipensyon ako ng kaginakasmi. Ini si Pence Pinuela, ginrecognize si Chief Penby sa iyang goodies. No, but of course, we also recognize na damo sa mga kapulisan nato sa probinsya, sa Iloilo, kag sa Bisante nga sulok sa mga Pilipinas nga already doing mga unsung heroes. Hindi ninyo makita sa kamera, hindi ninyo makita sa social media, magdamo-damo sa ating mga kapulisan nga padayon sa pag-extend support sa ating community outside of their duty. Ako bang binibig ko mas ikaw ganyan, di ba? Na-teacher ka ganyan sa TV5, because sa inyong contribution sa bayan mo, ngayon extend ka mo support sa inyong community. Kagmadamok sa pasang mga parehas, mga pulis sa PNP nato, no? Na may mga extra dira, may mga kapulisan kita, nung wala na nila dinakuha ilang rice allowance, or dinapakalilang ilang rice allowance para i-distribute sa ilang mga kasimaryo. And sa tanan sa inyo, sa ating mga kaupo dali sa Iloilo Police Provincial Office, nga nagahimok sa sinay mga very noble act of kindness. Please continue that because again, with kindness, you will never go wrong. With kindness, you will never go wrong. So congratulations and saludogin kami sa inyo. So muli ito ang mga balita kag-impormasyon nga mula tipon para subong nga aga.
Salamat. At salamat din sa inyong padayon na suporta sa pagpamati sining mga programa, pag-accomplishments sa inyong mga Ilonggo ka. Again, this is the new Big X ng Police Regional Office X, ang duo sa IPPO, ang Kape Kampalita. Saliwat sa kalan sa among Provincial Director ni Police Colonel Gilbert Guerrero, the three-time winner. Nasubuhog ang mga awarding. Kami ang inyong mga maambong ng Ilonggo Cops, Police Senior Master Sergeant Francisco Lino Jr. Ako naman si Police Lieutenant Maria K. Olitin. Inyong